Magandang hapon muli sa ating mga youth na narito na nanonood po sa atin live. At maraming salamat una sa lahat ng mga nanonood ngayon. And ngayon muli no, sa ating tatalakayin ngayong youth fellowship, napakaganda po yung mensahe ng ating Panginoon. Amen? Kaya ready na po kayo mga kabataan sa salita ng Panginoon. And we believe na meron po tayo makukuha sa hapon na ito. And we are reminded by the word of God that we are the salt and light of the world. Amen? Sabihin mo nga dyan mga kabataan sa katabi mo, be salt and light. Amen? So ano po ba ang ibig sabihin ng be salt and light? So babasahin po natin ang Matthew chapter 5 verse 13 to 16. Sabi po dito, you are the salt of the earth. But what good is salt if it has lost its flavor? Can you make it salty again? It will be thrown out and trampled underfoot as worthless. So sabi ng Panginoon, yung si Jesus Kristo po ang nagsasabi dito na tayo daw po ay mga salt of the earth or asin. Sa isang niluluto po natin o sa mga ulam o mga niluluto po natin sa mga bahay, no, nais natin, gusto natin na mayroong lasa. So minsan ginagamit po natin ang asin para may panlasa o madagdag ng lasa o pandagdag sarap po sa ating mga niluluto. Amen? So kaya po natin dinadagto para ma-influensya niya po yung buong niluluto po natin para maging masarap. So tayo, bilang mga Kristiyano, tinawag po tayo ng Panginoon na we are the salt of the earth. So ano bang ibig sabihin nun? So tayo pala ay asin. Amen? So ibig sabihin, sa point number one po natin, must live your purpose in Christ Jesus. Lahat po tayo mga kabataan, meron po tayong purpose. Meron po tayong panawagan. Amen? So kapag nawala po yung purpose po natin sa buhay, ano pa po ang halaga natin? Nakreate po tayo ng Panginoon. So bilang Kristiyano, no, bilang mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, meron po tayong purpose. Nakatulad po ng asin, kaya po ito nilalagay, dinadagdag po sa ating niluluto dahil meron po siyang purpose. Ano po yun? Para magkaroon po siya ng alat. Amen? So, tulad po ng binasa po natin doon, kapag nawala daw po itong alat, ito po ay tinatapon, tinatapak-tapakan ng mga tao dahil worthless, walang halaga. Amen? So, sa lahat po ng mga kabataan dito, meron kang halaga. Meron kang worth, meron kang price, meron ka pong importansya sa Panginoon. Amen? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, mahalaga ka sa Panginoon. Amen? So, we must live our purpose in Christ. So lahat po tayo, minsan nung nakakalimutan natin na kaya pala tayo create ng Panginoon, meron po tayong purpose. Amen? Then, sabi pa dito, you have a value in Him. Meron kang halaga. So lahat po tayo, minsan meron nagkakasala po tayo, meron po tayong mga nagagawang pagkukulang, may mga nagagawa po tayong kasalanan sa Panginoon, at minsan hindi, ang hirap bumalik sa Panginoon. Feeling po natin, nasusunog tayo, feeling po natin, hindi na tayo tatanggapin ng Panginoon. No. We have a value in Christ that even though we have sinned against the Word of God, we must come closer to the Lord Jesus Christ with humbleness, with humility, with tawag nito paghihingi ng tawad para sa Panginoon, para tayo muli ay makabalik. Amen? We have a value in Christ. So katulad po ng isang pera, ito eh, kakaroon po tayo ng demonstration, katulad po ng isang libong ito, no, kahit madumi po ito, o hindi kaya napulot mo, o nakita mo ito sa basurahan, nakita mo sa kalsada, di ba po, pupulutin nyo pa rin. Bakit? Kahit madumi yan, meron pa rin po siyang value. Mabibili mo pa rin, same pa rin yung halaga, at mabibili mo pa rin kung gaano kalaki itong pera ito. Same thing po sa buhay po natin. Kahit tayo po ay nagkasala, nagkakamali, nagkukulang sa Panginoon, we have a value in Christ. Amen? Kasi meron po tayong panawagan, meron po tayong purpose. Kaya sa lahat po ng mga kabataan na nandito na minsan no, nawala ka sa tamang direction, bumalik ka sa Panginoon. Amen? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, bumalik ka sa Panginoon. Because you have a purpose in Christ. And no more worthless life and old life. Huwag na natin balikan yung lumang kagawian. Huwag na natin balikan yung lumang buhay po natin. Huwag na natin balikan yung buhay na lagi po tayong nagkakasala. Binago na tayo ng Panginoon na katulad po ng salt, na katulad po ng asin, kailangan meron po tayong purpose at nakapagbigay po tayo ng halaga, yung purpose, yung responsibility natin, yung panawagan natin para ma-impluensyahan ang ibang mga tao. Amen?
Amen? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, you are the salt of the earth. Amen? So, hindi lang po pang barangay, hindi lang po sa kapitbahay, all over the world. Pang mundo ka, pang over the world ka. Amen? We are the salt of the earth. Amen? Kaya meron po tayong purpose. Hindi po natin dapat kinakalimutan ang ating mga kapanawagan, yung ating calling. Amen? Para kapag at the time, at the end of the day, pag dumating po sa Lord Jesus Christ, masasabi natin at masasabi ng ating Panginoon, you are a faithful servant. Dahil ginawa po natin yung ating panawagan or ating calling. Amen? You must live your purpose. Kaya huwag na po natin mga kabataan, balikan yung lumang kinagawian po natin. Amen? Nanggaling na po tayo dun eh. At tunayan po natin na wala pong nangyayari kapag wala po tayo sa Panginoon. Hindi po natin naisasabuhay ang ating panawagan sa Panginoon. Amen? Napakahirap, merong may mga delay, napakahirap, no? Na hindi po natin kasama ang ating Panginoong Diyos. Hindi po natin nalalakaran yung dapat po natin dapat gawin para sa ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya una, point number one, no? Live your purpose in Christ. Amen? No more worthless life, no more old life. In Jesus' name. Kaya dinideklara po sa lahat ng mga kabataan na nandito, wala na po yung luma mong buhay na namubuhay o namumuhay ka sa kasalanan. In Jesus' name, amen. Amen. Kaya tuloy po natin, sabi pa po dito sa verse 14, maliban po na tayo po ay salt of the earth, sabi niya dito sa verse 14, that you are the light of the world, like a city on a hilltop that cannot be hidden. Tuloy pa natin sa verse 15, no one lights a lamp and then puts it under a basket. Instead, a lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house. In the same way, let your deeds shine out for all to see so that everyone will praise your heavenly Father. Amen? So magkaroon po tayo ng demonstration ngayon. So dito, makikita po natin, no? This is a lampshade. Meron po siyang light, nagbibigay ilaw. So ito, ginagamit po natin mga kabataan during our school or nagre-review po tayo, nag-aaral po tayo during night time or daytime, no? So bakit ginagamit po natin ito? Para mabigyan po ng aliwanag po yung inaaral natin. At the same time, makapag-focus dun po sa ating mga inaaral or subject. At dito po sa lampshade na to, napakalaki po ang binibigay po na mensahe nito that tulad po natin, o katulad po tayo, we are the light. So ito pong lampshade na to, kapag ginamit mo ito sa pag-aaral, hindi mo naman pwedeng gamitin. Sabihin na, kailangan takpan o kailangan patahin. Amen? So kapag ginamit po natin yung lampshade, para magbigay liwanag po dun sa ating ginagawa. So pag inilaw po natin ito, makikita po natin yung ating inaaral. Amen? So tulad po tayo, we are the light of the world. Bakit po? Napaka-importante na tayo, that we are the light of the world, tayo po ay magbibigay liwanag sa ating buhay at maging din po sa ibang mga tao. Amen? Kaya kailangan tayo po mga Kristiyano, tayo pong mga kabataan, we are living in the light. Ang taong naglalakad sa dilim, no, na walang ilaw, napakadelikado. Amen? Try po natin na maglakad sa kalsada o sa street na walang ilaw. Di ba po napakadelikado? O hindi kaya po sa bahay po natin, pag brown out, kapag walang ilaw, di ba po, hindi natin nakikita yung ating paligid, ano po yung nangyayari? Maaari po tayo madisgrasya, maaari po tayo mabunggo, maaari po tayo mauntog, o hindi natin alam kung saan po tayo pupunta. Katulad po ng ating buhay, kapag wala na pong light sa buhay po natin, o yung light na nanggagaling sa Panginoon, hindi po natin alam ang ating mga ginagawa. Amen? Hindi po natin alam kung saan po tayo patutungo. Hindi po natin alam kung ano po ba yung nasa harapan po natin. Kapag we have the light and we are the light, and this light comes from the Lord Jesus Christ, meron po tayong tamang direction. Meron po tayong magandang direction. Kabataan, if you are living in light of the Lord Jesus Christ and you have that light, mararating mo agad yung destiny mo. Walang delay. Amen? Nakatulad po ng isang sasakyan na kapag wala pong lights yan sa gabi, no? Ang hirap po, hindi po agad makakarating sa kanyang pupuntahan. O minsan nga, hindi po siya pwedeng bumiyahe kasi wala po siyang light or headlight. Amen? So katulad po natin na kapag meron po tayong light,
makakarating po agad tayo sa ating pupuntahan. Amen? Kaya sabihin mo dyan sa katabi mo, yung sa mga kabataan na kasama mo dyan, mararating mo agad ang destiny. Amen? Kaya sa lahat po tayo ng mga nandito, siguraduhin po natin na meron pong light na meron po tayo. At hindi po kailangan takpan po ito. At dahil tinawag po tayo ng Panginoon na tayo ay kanyang mga ilaw, representative, no? Reflector po ng kanyang ilaw, ang ng ating Panginoon, yung kanyang light. We are the reflector of His light para impluensyahan, i-encourage ang mga taong nasa dilim. Amen? So ano pong ibig sabihin po nun? Kapag ang ating mga kasamahan, classmates, barkada o mga kaibigan, that they are living in sin, no? Mag-guide po natin sila. May encourage po natin sila. May empower po natin sila. Because we are the light of the world. Amen? Pero kapag tayo mismo, no? That we are living in sin, we are living in darkness, hindi po natin kaya akayin ang ibang tao. Amen? Bakit po? Tayo mismo, hindi po natin kayang i-guide ang ating mga sarili. Bakit? We are also living in darkness. Eh? Amen? Ang katulad po itong lampshade na sinasabi ko, no? Kita mo agad kung ano yung dapat mong gawin in the future. Kabataan, you are the light. Amen? Hindi na po tayo babalik sa dati na we are living in darkness. Wala po tayong magagawa. Wala po tayong matatapos. Wala po tayo. Kaya dinidiktar ako sa lahat ng mga kabataan na nanonood ngayon that you are the light of the world. Kaya mararating mo agad ang destiny mo in Jesus' name. Amen. Amen. Kaya sabi po dito sa point number 2 po natin, no, let your light shine out. Anong una mong dapat gawin para magliwanag ka? Seek God's word. Unahin mo yung salita ng Panginoon. Tayo, na bilang reflector at ilaw ng ating Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, we need source. Kailangan binabasa mo ang Bible mo. Amen. Kaya sa lahat po ng mga kabataan na nanonood po ngayon, no, or nagkiki-worship, when was the last time you read your Bible? Kailan yung huli mong binasa ang Biblia mo? Amen. Kaya minsan po, no, kaya tayo po ay aandap-andap, nawawala po yung ilaw po natin. Hindi po tayo nakakapag-recharge. Hindi po tayo nakakabasa o nakakapag-meditate ng salita ng ating Panginoon. Kaya ano po ang dapat gawin? Seek God's Word. Para yung ating ilaw ay patuloy na nagliliwanag, nag-shine out. Para hindi po tayo aandap-andap. Amen? And pangalawa, spread His Word. You have to share the Word of God. And kailan po yung huling nag-share ka ng Word sa kaibigan mo, yung sa classmates mo, sa kamag-anak mo, sa barkada mo, o sa mga katrabaho mo? When was the last time you share the word of God with the people around you? You have to shine out, mga kabataan. You have to share. You need to share the word of God. Maraming mga kabataan, maraming mga tao ngayon ang hindi pa nakakarinig ng salita ng Panginoon. You have to shine out. Ipakita mo na nagliliwanag ka. Amen? Ipakita mo na anak ka ng Panginoon. Ipakita mo na you have the light that comes from the Lord. At kapag ito ay mayroong ilaw na meron ka at daladala mo lagi ito, mag-shine ka. And you are always a blessing to others. Amen? Share the word of God. Unahin mo yung pamilya mo. Unahin mo yung mga kapatid mo. Unahin mo yung nanay mo o tatay mo. Unahin mo yung mga tao na nasa paligid mo, katrabaho mo, kaibigan mo. Share the word of God. At gamitin po natin ang social media para mabasa, marinig, makita nila ano ba ang plano, ang pangako ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Share the word of God. Hindi po natin gagamitin ang mga social media ito para ipadama, no? Iparating ano ba ang ating mga nararamdaman minsan, no? Mga sadness, yung mga kalungkutan, o kaya discouragement. Magbigay tayo ng encouragement sa iba. Amen. If you are the light of the world, kapag ilaw ka, nagbibigay ka ng encouragement. Amen. Kaya sabihin mo dyan sa katabi mo, malaki kang encouragement sa akin. Amen. Ano pa ang dapat gawin natin? Serve Him. Maglingkod ka sa Panginoon. And do goods to others. Maglingkod ka. Ano bang talent na meron ka? Paglingkuran mo ang Panginoon. Amen. At minsan, no, sa mga
kabataan po na nanonood ngayon at nakikinig, dati naglilingkod ka sa Panginoon, dati on fire ka, dati nagbabasa ka, dati nag-share ka, dati tumutugtog ka sa church, dati umaapoy ka sa simbahan, sa paglilingkod sa Panginoon. At dumating yung time na parang umaandap-andap yung ilaw mo. Balikan mo yung panawagan mo. Paglingkuran mo siya muli. Amen. Para makita ng ibang mga kabataan, ibang mga tao, lalo na ang pamilya mo, that you are truly a servant of God and that you are a light of the world. Amen. Kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, you serve God. Amen. So lahat po tayo ay maglilingkod sa Panginoon. Amen. Kaya sa lahat po ng mga kabataan na nandito, no, this is a challenge. Gusto mo bang marating agad yung destiny mo? Gusto mo ba marating, maabot agad yung pangarap mo sa buhay? Gusto mo ba maging successful ka? Gusto mo ba maging victorious ka? Amen. Gusto mo bang pumasa sa mga exam mo? Gusto mo bang maging always be on top sa school mo? Dapat lagi kang may light. You must always be shining. Kailangan meron ka lagi. Kaya sa lahat ng mga kabataan din na aandap-andap at nawawala yung kanyang mga ilaw na nanggagaling sa Panginoon, magpa-recharge ka sa Panginoon. Amen? Kaya, at sino po yung source po natin? Ang ating Diyos, Panginoong Jesucristo. Kaya bumalik ka sa Kanya at magpa-recharge ka, magpa-empower ka sa ating Diyos na buhay. Amen? Kaya ang challenge ko din po sa lahat ng mga nandito, you know, balikan niyo po yung salita ng Panginoon para yung ilaw mo ay magliliwanag lagi sa pamilya mo, sa classmate mo, sa barkada mo, sa kapitbahay mo, sa lahat ng mga tao na nakakasalamuha mo. Kaya dinideklara ko that you are always the light and the salt of the world. In Jesus' name we pray. Amen!